Increase your market share and revenues with BitStop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. May problema sa kalusugan? We are College of Divine Wisdom. We are the future. We are mass communicators. We are educators. We are evangelizers. At the College of Divine Wisdom, experience excellent education. We are enhancing competitive and molding God-fearing students. In College of Divine Wisdom, it's wisdom beyond knowledge. For more information, contact us at 0915-878-9590. Visit us at Anvil City, San Dionisio, Sucat, Paranaque City. Or like us on our Facebook page, CDW Dito Ako. CDW, be competitive, be determined, be well-educated, be a crusader. Nalangin tayo, siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Pagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos,
ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sagot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na sagot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maalala. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataal-taalan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyon, ahas na mamagsik, di ka maaano sa mga serpientes liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao kung kikilanin. Pag sila'y tumawag, naghihanda ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak nang takamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. By the power of your name, El Shaddai.
praise ka. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, muli sa dakong ito kami nagkakatipon. Una sa lahat upang purihin ka, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Lobin mo nawa na kami muling samahan. Iunat yung pagpalang kamay at abutin ang lahat ng aming mga pangailangan. Higit sa lahat, inyong pong pagalingin niyang may makaramdaman sa ngalan ng Jesus. Pagpalain niyo po ang mabuting balita ng ating ihatid upang ito'y panilat ay magbigay buhay at kalakasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Reading from the Gospel according to Matthew chapter 24 verses 36 to 51. Jesus said, "No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. This is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding with the handmill, one will be taken and the other left. Therefore, watch, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known that what time of night the thief was coming, he would have kept watch
and would not have let his house be broken. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time, and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come on a day when he does not expect him in at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place to the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Purihin ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon kahit ang mga anghel sa langit, o ang anak man ng ama, o anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasa. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siya gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makikipagkainan at makipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangi siya at magangalit ang kanyang ngipin. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita buhat sa ating Panginoon. Ako'y nananabik sa kanyang muling pagbabalik. Salamat, Panginoon. Salamat,
Panginoon. Kumusta na kayo? Totoo? Okay, tayo mapumula sandali. Purihin ang Panginoon, isa pong pagbati ng mapagpalang gabi sa inyo, mga minamahal po naming nananabik na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at sa minamahal po naming punong lingkod, Brother Mike. Tayo po ngayon ay naririto sa question and answer portion kung saan makakaharap po ng ating mga kapatid ang ating punong lingkod sa kanilang mga katanungan. Ang unang-una po ay nagbuhat sa San Pablo City, Laguna. Brother Julito Mirabona. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa iyo, Brother Mike, at higit sa lahat sa ating dakilang Yahweh Shaddai. Ako po yung nagtanong sa inyo noon na yung playback 2002, hindi po nagkamali o 2003 na nagtanong po ako sa inyo kung ano po yung dapat mong gawin sa babae na nagpa-counseling po sa akin at sumama sa bahay at ayaw na nga pong umuwi. At ang ano niya po ay parang siya po yung may-ari ng bahay at siya pa po yung matapang. Hindi ko po alam kung ano yung aking gagawin at nagtanong po ako sa inyo. At yung payo nyo nga po ay sinunod ko at ngayon po ay okay na po. Kaya ako po ay nagbalik sa inyo dahil sabi nyo po ako ay bumalik kung ano po yung naging resulta. Yung naging resulta po ay maayos na po at yung babae po ay nakapagtrabaho na, wala na po, hindi na po kami nagkikita. At yun nga po sabi ko po sa inyo na mayroon po akong iniwan na babae noon at ako'y nagkaanak noon, wala po ako sa Panginoon. At ngayon po ay kami ay nagkasama na at kami po ay nakasal na. Puray natin Panginoon. At buhat mo ng Brother Mike, nang sinunod ko po yung payo nyo, marami pong blessing ang dumating sa buhay ko. Amen. Okay, sige. Salamat sa Panginoon. Nga naman, babalik sa Panginoon at ikukwento nyo ang nangyari sa inyo. Maraming salamat po. Pagkatapos kayo nagtanong ng problema. Salamat po, Brother Mike.
Okay. At ayos sa lahat sa ating Panginoon. God bless mo. Purihin ng Panginoon ang ikalawa po, Brother Mike Buhat sa Sukat, Muntinlupa City, Sister Selena Densing. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Magandang gabi po sa iyo, Brother Mike. Sa Blessed Trinity at sa lahat ng mga anghel sa kalangitan. Ang tanong ko po, matagal na po ako nag-apply sa abroad tapos hindi siya nag-move. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapagpaalam sa iyo. Sabi ko noon sa iyo, Brother Mike, gusto ko pong magtrabaho sa Japan. On the spot, Brother Mike, sinagot mo ako, sabi mo sa akin, sige, alis. Yung natutulog ko pong application sa Japan, talagang biglang nag-move. Ngayon po, siguro po nakapagpaalam ako sa iyo noon, siguro po, month ng March 2005. Tapos sa hindi po inaasahang pagkakataon, katapusan po ng October, siguro po 28 or 29, nagulat po ako, umihi ako ng dugo. Tapos nung nakita kong umihi ako ng dugo, naalala ko po agad yung sinabi mo. Sabi mo, pag may pagsubok, lagi mong tatandaan, lagi mong sasabihin sa sarili mo, makabubuti sa akin to. So, sinunod ko po yung sinabi mo at talagang nagpuri ako sa Panginoon. Kasabay ng pagpupuri ko sa Panginoon, nagpagamot po ako. Nung November po, bumalik yung pag-ihi ko sa dugo, yung kulay niya na triple kaysa kulay nung nakaraan. So, hindi na po ako nakabalik sa una kong doktor. Dito na po ako sa Paranaque nagpagamot. Kasi po sa una, sa Laguna. Ngayon po, talagang nananalangin ako sa Panginoon, Lord, pagkalooban mo po ako ng mabuting doktor. Ngayon po, Brother Mike, awa ng Diyos, panglimang doktor ko na po ito. Marami na pong gamot akong nainom. Wala pong nangyayari. Nagninilay ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano po ang dapat kong gawin? Tapos, nang umpisal na ako, pag humihingi ako ng sign sa Panginoon kung pinatawad niya na ako, on the spot, Brother Mike, sinusugun niya ang sign na hinihingi ko. Pag humihingi ako sa Panginoon kung paaalisin niya ako, on the spot, yung sign na hinihingi ko, binibigay niya. Ngayon po, dahil nga po nagre-report ako sa agency, ngayon pong February, naka-schedule kami na umalis. Ang visa po, paparating ngayong February. Ngayon po, kasi po yung panlima kong doktor, specialist talaga siya. Sabi niya, kahit na yung creatinine mo normal, kahit na marami kang normal, pero sa base sa resulta na nakikita ko sa'yo, talagang merong problema. Sabi niya, matagal ka nang merong ganitong problema, kaya lang, ngayon lang nadiskubre. Tapos, nung sinabi niya yung brother, marami siyang sinabi na hindi talaga at sa bilang isang mananampalataya, habang nagsasabi yung doktor na yon na dialysis, kung ano yung sinasabi niya, Brother Mike, talagang nire-review ko sa pangalan ni Jesus lahat ng sinasabi niya. Dahil lagi ko pong natatandaan, pananampalataya ang nagpapakilos sa Panginoon at ang pananampalataya hindi nakabase sa five senses. Brother Mike, malaki na po ang nagagastos sa akin ng kapatid ko. Actually, nagsasawa na sila. Basta ang sabi ko sa kapatid ko, huwag niyo na akong alalahanin dahil ang totoo nga po, pinagbawalan na akong mag-asaday. Dalawang week, sinunod ko ang mga magulang ko na huwag nang umasend. Pero pakiramdam ko, lalo ko naghihirap, kaya nagtumapang ako, sabi ko sa kanila, Brother Mike, huwag niyo akong ilayo sa magpapagaling sa akin. Hallelujah. Ngayon po, in-schedule na naman ako na kukuhaan ako ng maraming test na naman. Doon malalaman kung ilang percent na lang ng kidney ko ang nagpa-function. Brother Mike, sa totoo lang, 100% nire-review ko ang sakit na to. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Dinudugo ka ng ilang buwan na? Nag-start po sa October. Tapos, dahil nga po sa may mga gamutan,
nawawala siya. Tapos bumalik po sa November. Mas strictly siya kaysa dati. Dahil sa nga po sa may gamutan, bumalik siya. Pero tuwing tinitest ang ihi ko, kahit napakalinaw niya, lumalabas sa resulta na meron pa rin akong inihing dugo. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Basta naninindigan ako na walang lumapit sa Diyos na tinatanggihan ng Diyos. Dalaga ka pa? Dalaga pa po. Ilang taong ka na? 29. Naniniwala ka ba na sa araw ng Apuso, ha? May darating sa'yo? Amen! Ha? Hallelujah! Amen! Okay. Sige, sama mo yan sa Sabado, ha? Sama mo dun sa prayer request mo. Tapos, yung mga kapatid mo at nanay mong ayaw kang papuntahin dito, sabi mo sa kanila, mahal niyo ba ako? Sabi niya, oo. Gusto niyo ba akong gumaling? Sabi niya, oo. Kako, sige. Sumama kayo kamo ngayon. Ha? Ngayon, amen. Sabado sa akin, doon sa aking espesyalista. Ha? At pakikita ko kamo sa inyo na to ay maasahan. Hallelujah. Amen. Yan ang kailangan. Kailangan kahit hindi paalisin ng Panginoon sapagkat ang iiwanan mo pa ay nasa madilim. Kailangan maakay muna sila sa liwanag. Kaya nga lagi po sinasabi ko siya, di ba? Pag kayo hindi pinaalis ng Panginoon, may pupuntang ibang bansa, yan ay sapagkat wala kayong maiiwanan dito. Kailangan mag-akay muna kayo ng iiwan niyan dito para mayroon kayong kasangga sa panalangin habang kayo ay nasa ibang lugar. Okay? Sige, huwag kang mag-alala. Sama-sama tayo manalangin at sa Sabado makukuha mo ang kahilingan mo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Brother Mike, pwede po isa na lang. Nice ko po kasi na yung kahit 10% malang ng oras ko sa ibang bansa, magamit ko po sa paglilingkod sa Panginoon. Brother Mike, pwede mo po ba akong basbasan? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Brother Mike, papuri at pasasalamat sa Panginoon po at salamat po sa iyo. Ngayon din, magaling ka na. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! At ang susunod po nating magtatanong, buhat sa Signal Village, Taguig City, Sister Belia Tumakin. Purihin po natin ating Panginoon. Una po, magandang gabi po kay Yahweh Elisaday. Pangalawa po sa ating punong lingkod, Brother Mike at sa pamilya, sa mga kapatid po natin na nandirito. Brother Mike, ako po ay may anak na nagda-dialysis din po. October 25 na confined po siya. Ang tanong ko po, Brother Mike, itong karamdamang ito po ay alam ko pong ito'y salot na pinapahintulutan ng Panginoon dahil sa pagkukulang ng tao. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil buhay pa po yung anak ko. At ngayon po ang aking pinaka-main problem ay ang kanyang pandialysis. Napakalaki na po ng aming utang. At ako po'y maraming referral na natanggap mula sa papunta sa Senate, sa Congress, kay Vice President, sa DWD, at sa lahat na po. Pero, Brother Mike, bakit po nung Biyernes na ako po'y nagtiis na pumilan mula nung Martes, galing ako dito, ay pumila po ako doon sa Channel 7 para po doon sa Foundation Kapuso. Dahil referral po ng DWD, doon po nagkaroon po ng liwanag ang lahat ng bakit ayaw nilang bigyan ang dialysis. Ang sabi po, may restriction daw po ang Kidney Institute na huwag pong bigyan ng dialysis. Ang nagda-dialysis, kundi yun lang daw pong may gusto mag-undergo ng transplant, kidney transplant. Hey, Brother Mike, mayroon naman po nagsabing doktor na pwede po namang gumaling dahil sa una po alam ko po itong pagtayo namin mag-ina dito ay makakalaya po siya sa kanyang pagdadialysis. Ilang buwan na kayong dinadialysis? November ay October 25 po up to now, Brother Mike. At siya po ay mula nung ang ginamit ko na lang yung pera na pabalik-balik sa mga referral mula po nung isang Lunes at hanggang Sabado dumumating po ako, huling pera ko na po yung pamasahay ko dito. Iniwan ko po siya at binubulong ng demonyo na mamamatay na yung anak ko. Pero pagdating ko po sa bahay, buhay po siya at siya rin po yung nagbukas sa akin. At datapi ko pa po tamang-tama yung tuhod niya. Sa pagpasok ko sa pintuan niya, inaasin ko po na pag-pray over niyo sa kanya, hindi man kami bigyan ng financial. Dahil baw na po kami sa utang, ay gagaling po siya. Isa pa po, Brother Mike, 1999 po, napusis po ang ika-apat na anak ko kasi po sila ay siyam, panganay po siya.
Dalaga pa po siya, 24 years old pa lang. Ay, nakausap ko po yung devil sa isang anak ko, grade 3 pa lang po. At ngayon po ay, pinatin ko po siya ng Life in the Spirit Seminar, yung binata kong yun, 4th year high school. Ang sabi po ng demonyo sa kanya, siya raw po yung si devil. Sinong devil? Si Satan daw po, sabi niya. Nung makita po niya yung Yahweh El Shaddai sa aming, meron po kaming malaking heart na nakasulat ay Yahweh El Shaddai. Sabi niya, ah, meron pa pala kayong Diyos ni Daniel. At doon po ako, naniwala Yahweh, sa Yahweh El Shaddai na talaga siya'y buhay at Diyos dati na sa kapangyarihan na magpapalayan sa aking buong pamilya. Buhat po nun, Brother Mike, hindi na ako naniwala kahit kanino. Pagamat nung makita ko ang anak ko biglang namaga, naalala ko po yung sinabi ng devil na yon, na siya daw'y magbabalik at palipat-lipat lang daw po sa aking pamilya, sa aking mga anak. Nireview ko po yon at nung panahon na nag-delivery na po ang anak ko, ay natutuhan ko pang mag-review ng spirit of death at nakarating pa po kami ng ospital. Prinovide po ng Diyos ang lahat ng pangailangan niya, ngunit ngayon nga pong paglabas namin, personal na pong pera namin, wala na po, Brother Mike, maliban kay El Shaddai. Na inaasahan ko po, na-pray over ko po sa maamor solo, pinabasbasan ko po sa pare. At nagsalita po siya ng pangalan ng kalaro niya. At yung pong kapitbahay namin na yon, nagkarasakit din po yung kanyang, yung isang pamilya niya. Nasaan na yung devil na yon? Wala na yon, Brother Mike. Ayoko pong tanggapin sa buhay nila, namin yon. Ah, sana siya lumipat. Wala na sa inyo. Ayoko na po, Brother Mike. Wala na sa inyo, wala na. Wala na po, Brother Mike. Naangkin ko po ngayong magaling ng anak ko. Okay, sa ganito tulong yun eh. Po ninyo. Marami kang tinanong na bakit, hindi ko rin masagot eh. Wala nakakalam ko ni Panginoon. Kabagay, babasihan lang natin na susulat sa pagkasabi sa Biblia sa Timoteo, isinulat ang Biblia sa pahayag ng Panginoon. Ha? The scriptures were inspired by God. God breathed yan eh. Hilingan ng Panginoon yan eh. Kung susundan natin ang mga nangyari sa Biblia, nangyayari din ngayon. Habang may inaasahan ng tao, pinanonood ng Diyos. Kasi inuunan nila yung mga inaasahan ng tao. Natatandaan yung dinudugong babae na 12 taon. Bago siya lumapit sa Panginoon, inubos muna yung kayamanan sa lahat na madalubhasan ng doktor. Hanggang sa naubusan na, wala talang masahan, yun. May nasusulat na God comes at a point when wala na tayong maasahan. Siya na lang talaga. Amen. Amen. So, ilipat niyo ang pag-asa mula sa dialysis sa kamay ng Diyos. Amen po. Kasi ganito kasi yan eh. Maski nga yung mga mamamatay na pinipigilan pa ng mga makina. Ha? Ngayon eh, of course, kung may pera ka, talaga nakikipagsapalaran tayo, kahit hindi na humihinga, o kahit hindi na bibidilat ang mata, basta humihinga padalo sa makina, tinutustusan natin ng makina. Pero sa totoo lang eh, yung buhay noon ay talagang wala na eh. Makina na lang nagbibigay eh. Nasa itong tandaan nyo, sabi sa Biblia, Hebrews 9:27, minsan ang itanakla sa tao ang mamatay pagkatapos ng paghuhukom. Nung isang Sabado, may nabanggit ko sa inyo, mapalad yung mga nagkaroon ng ganito makaramdaman eh. Sapagkat binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na kilanlin yung katotohanan na ang buhay ay sa Diyos nang gagaling. At tanging siyang nakakaalam. Pwede niyang extend yan. Sa Biblia, mayroon extend na hari, 15 years ang binigay. Bagamat ang nagtani nga ay ang Panginoon na. Na nang gabing yun, mamamatay na siya. Subalit nakiusap sa Panginoon. Ha? Pinagbigyan ng Panginoon sapagkat, sabi sa Biblia, siya ay lumakad na matuwid sa harapan ng Diyos. So sa panahon lang yan, unahin natin muna yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Huwag natin siyang sisisihin. Sa halip, tayo magpasalamat sapagkat mayroon tayong Diyos na nalalapitan. Amen po. Whatever happens, doon tayo pupunta eh. Ang mahalaga ay napanatag tayo sa kalagayan natin pagamat tayo. Kasi ang pag-asa man ang palataya, ang kalakasan natin ay yung pag-asa na kahit sa huling sandali ng ating buhay, hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat may buhay pa rin na naghihintay sa atin. Amen po. Amen. So ngayon Sabado, habang ako ay nagpe-prepare ng announcement, kung nananalangin, ako ano kaya ang gagawin namin? Bakit kaya ako sineselebrate ang Valentine?
Ang simbolo ng Valentine's ay ano? Puso. Araw ng pag-ibig. Pag sinabi ni refer kasi sa puso, araw ng pag-ibig. Yan kasi nawawala ngayon sa mundo. Nakatuon ang mga tao ngayon sa pera. Kaya kung saan may paligsahan ng pera, nandoon sila. Natatandaan niyo yan. Kaya lahat na programa ngayon, puro pera eh. Puro pera ang paligsahan ngayon. Pag dinala natin salita ng Diyos, nagagalit sila, tayo daw mukhang pera. Na nakikita nyo ang mga palatandaan ng panahon? Huwag kayo mabalisa, huwag kayo mabahala. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Ang ating Diyos ay hindi pabaya. Amen. Yung hindi magagawa ng tao, nagagawa ng Panginoong Jesucristo. So sa kanya ito magtiwala. So as I was praying, okay, magkakaroon ito for the first time ng special healing service sa mga sugat ng puso. Sa mga dinudugo. Ha? At sa mga, yan, wala nang maasahan. Tinanggihan na ng ospital, tinanggihan na ng mga donor. Hayaan natin ang Panginoon ang bigay sa atin. Amen po. Amen. Sige, dalhin mo ang buong sambahayan mo dito Sabado. Sa kanya natin i-sangguni ang lahat ng bagay niyan. At umasa tayong tayo ay hindi bibiguin ng Panginoon. Amen. Okay? Thank you po, Brother Mike. Purihin ang Panginoon ang susunod pong magtatanong, Brother Mike, buhat sa Paranaque City, Sister Lourdes Rodico. Purihin po natin ang ating Panginoon. Good evening, Yahweh Shaddai. Good evening, Brother Mike. Ang katanungan ko po sa inyo ay tungkol sa aking kapatid. Kasi po itong kapatid ko na ito ay pinapauwi na po ng kanyang asawa sa probinsya para doon na sila manirahan. Kaya lang, ano, ayaw niya kasi yung kalooban niya, ayaw niya doon tumira. Kaso yung kanyang asawa, pag hindi siya umuwi, magkakahiwalay sila. Paano po ba ang gagawin niya, Brother Mike? Kapatid mo babae? Babae po. Ang gusto mo sa probinsya yung lalaki? Oo. Taga doon po yung sa probinsya yung lalaki. Sa okay. Iloilo po. Okay. Sabi sa Biblia, iiwan natin nanay natin, tatay, sasama tayo dun sa asawa natin. At kasal ba sila? Kasal po. Oo. Kung saan nakatira yung lalaki, doon titira ang babae. Okay, sabi mo sa kanya. Kung saan ka mo titira ang mister mo, doon ka titira. Salamat. Problema ng mister mo kung anong pakakain sa'yo doon sa probinsya. Salamat, Brother okay. Mike. Saka isa pa, inirin ako sa'yo ng sorry, ng apology. Dahil nung araw, ano din ako, yung against din ako sa gawain na ito. Tapos, eto ako ngayon, nandito sa iyong harapan. Nakasama ako kanina sa CLSS dito sa iyo. Kaya umingi ako sa iyo ng tawad sa mga sa dati na nag-comment ako sa gawain na ito. Wala ka ng kasalanan. Burado ng Panginoon niyo. Salamat, Brother Amen. Mike. Yan nga palang dinadialysis. Huwag mo lang hintayin yung Sabado. Ngayon din, angkinin mo na. Na ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang susunod po, buhat sa Dasmariñas, Cavite, Sister Christina Lana. Purihin po natin ang ating Panginoon. Good evening, Brother Mike. Good evening, Brother El Shaddai. Hello. Good evening, Brother Mike. Good evening, Brother El Shaddai. Lapit sa microphone mo para alam. Good evening, brothers and sisters. Ang itatanong ko po, Brother Mike, ako po ay nabili ko yung lupa na yun sa kabitong sinayuan namin ng bahay, 1978. And then 1980, nagpatayo ho kami ng ako ng bahay na noong time na yon ay nasa ibang bansa ang sister ko. Ako lang ang magpatayo. Eh wala po akong kaalam-alam. Isinaubaya po sa contractor. Eh ngayon po, itong 2005, yung katabi naming lupa, sinasukat ang lupa niya at nagpabakod. Eh ang sabi, nakadala kami ng mga less than 1 foot inches sa lupa nila. Eh ang kabila na lupa namin ay irrigation canal. Maaari nga, iniwasan ng contractor yung irrigation canal at minub niya ang ano namin, ang sukat namin ng bahay. Ano po ang gagawin ko, Brother Mike? Ngayon, kung nakapasok kayo sa kabilang lote, talagang aangkinin yung piraso na kapasok nung kanya yun. Oo nga po. Ang may kasalanan doon ang kontraktor sapagkat hindi dapat sinagtatayo na hindi sinasurvey.
Dapat yun, si pinasarbe niyo muna yung boundaries ng surveyor. Eh, pinaubaya ko po sa kanya yung pagsukat. Oh, kaya na nga, pananagutan ng contractor yun. Eh, paratay na po yung contractor, pati architect. Patay na? Opo. Hallelujah. Pag-ukaw sa atin na lang yan, maladang sa usapan yan eh. Either bayaran mo yung nakain mong lupa sa kanila or tatabasin mo yung bahay mo. Masabi mo na lang, nabayaran mo na lang yung 1 foot lang ang kinain. Opo. O yun. Hindi, bali, ang sabi ang total is 10 square meter. Kasi mahaba po. O yun na nga eh, 10 square meter yun. Hindi, ganun itsura niyan. Kung babayaran mo yung kinain ng bahay lang, ang bakod niya yung pag-anun, pasok ng kaunti yung bahay mo doon sa kanila. Brother Mike, baka pwede niyo ako matulungan na pwede ko rin pagkatiwalaan na mag-survey. Huwag naman ho yung... Opo, na huwag ho po akong tatagain naman ang gusto. Ah, okay. Kasi wala ho ako. Alam mo ba ako, surveyor ako? Kaya alam ko sa lupa, surveyor ako. Alam ko po, Brother Mike. Kaya alam, mahal ako maningil. Konsulta lang sa akin, mahal na eh. Anyway, mayroon akong surveyor dyan. Mayroon akong recommendan sa akin. Mayroon akong surveyor dyan basta natapos na yung aking... Saan yan, sa Cavite? Opo, sa Das Marinas. Das Marinas. Bicolano din po ako, Brother Mike, from Legazpi City. Thank you sa Bicol. Sa Legazpi City po, pati yung mister ko. And almost 11 years ng balo po ako. Ah, nabalo ka na pala ha. Ayo, ako na lang po ang nag-iisang ano, kasi yung mga anak ko may mga pamilya na rin po. Okay, sige. Sige, Transurveyor. Girlie. Samahan mo sa kan para mabigyan ko ng sulat dun sa surveyor ko. Ha? Samahan mo sa Morsulo kung kailan ko wala dun. Thank you very much, Brother Mike. Okay, and God sige. Bless you always. God bless you too. Puray natin, Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang susunod po, Brother Mike, buhat po sa Taytay Rizal naman, Sister Teresita de los Reyes. Magandang gabi po, Brother Mike. Higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai. At sa inyo mga brothers and sisters, at sa aking mga kapitbahay, magandang gabi sa inyo dyan. Brother Mike, meron lang po akong katanungan kung pwede po payagan ako ng Panginoon na isang bisis po ako dito dadalo sa loob po ng isang buwan. Kasama ko na po yung ikapo ko. Dahil yung dalawa ko pong anak, lagi na lang po naiiwan sa bahay pag dumadalo kami tuwing Sabado. Dahil pagkasama ko po sila, hindi lang pamasahe ang gastos namin. Halos pumaubos yung sweldo ng asawa ko sa pagkain ng mga bata. Kasamang pagkain. Hingi po sila ng hingi. Hallelujah. Marami dyan nagkuka ng pagkain, hingi mo rin. Walang bayad. O, sige, pwede rin. Saan ka ba? Saan Lucas ka galing? Taytay Rizal po. Taytay Rizal. So, minsan ka na lang isang buwan dadalo dito, Sambil? Isang bisis po. Dadalo po ako sa chapter. Okay. Ang sunod po, Brother Mike, nagkasala po ba ako sa aking akay noon na nagtitinda po ng langis. Noong hindi na po siya nadalo, gusto po niya magpabili ng langis sa akin. Ang sabi ko, dumalo ka. Hindi ko po siya binilhan. Okay, anak ito. Yeah, ang anak, kung anong utos ng tatay, basta hindi masama, sinusunod yun. Nagkasala po ba ako doon, oh, Brother Mike? Oo, oh, may kasalanan ka doon eh. Kasi pahinda ko. Disobedience. Hindi na po siya nadalo. Oh, kaya paano dadalo yun? Hindi ka na sumusunod sa kanya. mapatawad po ako, Brother Mike, ng sige, Panginoon. Sige, ibili mo siya ngayon, tapos na uwihan mo siya ng langis. Sabi mo ka mo, ito'y binasbasa ni Brother Mike. Praise the Lord. Brother Mike, basta ka mo, sa Sabado ka mo, ano tawag mo sa tatay? Ano tawag mo sa kanya? Itay? Hindi po, yung akay ko po. Ah, akay. Akay. Kala ko tatay mo. Eh, kayo nililinaw eh. Inaanto kasi ko eh. Lalakas-lakasan mo dyan. Akay mo pala yun. Opo, Brother Mike. Ah, okay. Oh, sige, bili mo siya ng ano, ng langis. Ang huli po, Brother Mike, may bisa po ba yung mga salita ng ating biyanan na nagsabi po sa amin, sa asawa ko na mamamatay na po siya, saka daw mag-a-abroad yung asawa ko.
Hanggang ngayon po, hindi po siya nakakaalis pa. 2 taon na po ang passport niya. Kasi kung aalis yung asawa mo, mamatay yung biyanan mo. Po. Gusto mo nang mamatay siya? Palisin mo na. Brother Mike, nagagalit po siya. Ayaw po niya na mag-abroad ang anak niya. Ayaw niya mag-abroad ang anak niya? Opo. Pero mabilis po siya, mabilis po ang brother husband ko nakakuha ng passport. Passport? Noong hindi pa alam ng aking biyanan. Passport pa lang? Opo, 2 taon na po siya nag-a-apply sa agency. Hindi pa siya nabibigyan ng trabaho? Opo, Brother Mike. Anong ina-applyan niya? Papunta po sa ibang bansa, magtrabaho po ng sa SIAP, Tornero. Problema niya yung nanay niya. Opo, ayaw po pumayag, umiiyak po. Dahil malapit na raw siyang mamatay. Hallelujah. Sabihin mo, inay, pag nakalis ka mo ang mister ko, hindi ka mamamatay. Nandito po ang brother husband ko. Nandito, hindi ka mamamatay. No, hahantay mo ka mo pag-uwi niyan. Ilan taon na ba ang biyanan mo? 80 na po. 80? Opo. Bata pa yan. Bata pa yan. Ba't siya nagmamadaling mamatay? Parang siya nagmamadaling mamatay pag hindi niya pinaalis ang anak niya. Sabi mo sa kanya, sabi ko, kamo, paalisin mo na kamo, para kamo humaba pang buhay mo. Brother Mike, nasa Samar po siya. Sa Samar? Opo. Hallelujah. Hoy, ang layo naman niya pa. Nandito kayo. Sa Samar siya eh. Nandito po siya dati. Bago umuwi, galit po siya. Galit siya nang umalis? Opo. Hallelujah. O, umuwi kayo doon. Tapos sabihin niyo, nagpapaalam ka mo, maalis na punta nga, Amerika. Amen? Amen. Amen po. Brother Mike, magpasan po ang brother husband ko na makaalis na po siya. Ngayon din. Sa ngalan niyo. Salamat sa Diyos. Okay. O, next. Ang susunod po, Brother Mike, buhat po sa Makabebe, Pampanga, si Brother Jacinto Caboboy. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise to Yahweh, at magandang gabi sa lahat ng mga kapatid na narito, at maging sa aking pamilyang nagaantay po ng inyong payo, Brother Mike, at magandang gabi din po sa inyo. Kami po ay nagpirik ng bahay sa isang bakanting lote ayon po sa kapahintulutan ng nagmamay-ari nito. Nagkasulatan kayo? At ganito po ang nangyari. Sabi niya sa amin, magtiri kami ng bahay, pero kami ang sasagot ng lahat ng gastusin sa pagtatayo ng bahay. Babayaran namin ng 2,000 buwan-buwan ang aming pananatili roon, at pag dumating ang takdang panahon na kailangan na namin yung lupa, binibigyan namin kayo ng 1 para lisanin ang lugar. Ang meron lang po na kasulatan ay yung pagdating ng takdang panahon na kailangan na nila ang lupa, binibigyan nila kami ng 1 para lisanin ang lugar. Nabalitaan po namin na ibinebenta po yung lupa at mayroong buyer sa halagang 3 milyon. Pinuntahan ng aking mga magulang at ang sabi, hindi nila ibinebenta ng mas mababa sa 3 milyon. Ito pong Sunday, February 5, yung pong may-ari, sinabihan yung tiyuhin ko na nabenta na yung lupa sa halagang 2.5 million. Ang nangyari po, kinausap ng mother ko at ang sabi, oo. Ganito po ang nangyari. Paano po yung bahay na itinurit namin doon sa lupa? Wherein, yung binili lang po ay yung lupa, yung gastos namin, yung bahay. Ganun-ganun na lang po ba yun? Nalilisanin na lang namin yung lugar na wala naman po yun sa... Yun lang po yung kaya tinatanong kita kung mayroong kasulatan. Yung kasulatan lang po yung pagdating ng takdang panahon na kailangan nila yung lupa. Binibigyan nila kami ng 1 para lisanin yung lugar. Mayroong kayong tinanggap ngayon na note in writing na ibinibinta na nila lupa? Wala po. Na in 30 days dapat umalis na kayo? Wala po. Wala? Wala. Sinabihan lang po yung tiyuhin ko na nabenta na daw. Nabenta na? Oo. Ay, wala pang notice sa wala inyo. Wala pa pong notice. Okay, humingi kayo ng notice. Tapos, ang kasulatan ka mo natin, bibigyan nyo kami ng palugit na 1. Uh-uh. Okay? Ngayon, wala kayong kasunduan din doon tungkol sa bahay. Wala kung po. Ibibinta nila na yun ay aabunuhan. Wala po. Wala. Kawawa ka talaga doon. Sapagkat kang may-ari ng lupa. Pag bininta yung lupa, kasama yung bahay. Yun. Ang lang po naman namin doon, kaya po kailangan po namin yung inyong mapapayo. Kasi nga po,
kami yung gumastos ng bahay na itinayo. Oh, kasi yun ang kasunduan nyo na eh. Kaya kayong gumastos kasi kayong tumira, di ba? Apo. Ilang buwan kayo nagrenta sa kanya, nagbayad ng renta? 4 years. 4 years. May resibo ba kayo doon sa binabayad niyo? Lahat po kasi hindi sila nabibigyan ng resibo. Ay, wala tayong laban ah. Ganito na lang. Ang laban na lang natin dyan, una sa lahat, alamin niyo kung totoong nabinta na. Ano na po? Kasi dapat yun, binigyan kayo at least ng option o notice for 30 days para nakakuha ang kadesisyon kayo kung bibilhin niyo yung lupa o ano, anong gagawin niyo. Now, kung nabinta na talaga nila, ang abutin lang niya kung di kaya alis is kaso. Diba? So, bago magkakaso, sabi sa Biblia, magkausap kayo, kausapin niyo yung nakabili ng lupa. Ha? At saka yung nagbinta ng lupa. Actually, may kasalanan din bumili nun. Hindi kayo inalam doon sa ano, sa kinausap nung bumili. Kung ano ang kalagayan nyo sa bahay na yun, kung anong usapan nyo. So, pwede siyang may pananagutan doon sa bahay na yun. Kung mayroon kayong kailangan i-reimbar. Okay. No? Pero kung wala kayong kasunduan, ang pinirma nyo ng kasunduan, ay basta bibigyan ka lang ng notice, pero kasi sa bakit, you said bakit, eh, medyo mabigat ang laban nyo doon. Okay? Kaya ang laban nyo na lang doon is pakiusap, samahan ng panalangin, at yung compassion na lang ng dating may-ari at saka nung bumili ang ating hihingin. Okay? Dahil na muna sa usapan, in a nice way, hindi yung palaban. Kasi alam kasi ang tao, pag palaban ka, lalo kang lalabanan. Opo, kaya no? Tinanong po namin. So, makiusap na muna kayo sa kayong both sides, sa nakabili at sa doon sa nagbinta. Paano naman kamo kami? Tulungan nyo naman kami kahit papano paglipat, pagbuhat ng aming bahay. Ipaliwanag sa kabili na ito kasi ang usapan namin. Hindi naman kayo basta tumirik dito, may pahintulot. Ano? Tapos so, usapin nyo rin ano, yung nagbinta. Sa panahon ngayon, dapat matuto na ang taong magbigayan. No? Huwag na natin dadaanin sa away kasi yumayaman lang abogado. Okay? Ang abogado pa naman ngayon, may bat na. Oh, kaya mahal na rin sila maningil. So the best thing is, daanin mo na sa usapan, last recourse ang kaso. Okay? So, kung sa tupong tanong ko, kung hindi po sila pumayag, kung hindi sila pumayag, kaso nga yan, kasi papailang kayo ng ejection yan. Papailang kayo ng ejection. Gaano naman po ang percentage namin na mabigyan po naman kami ng... Kasi po... Ano yan eh. As I said, because yung wala kayong malinaw na usapan, pinirma nyo doon, medyo mabigat ang laban nyo. Kung dadaanin talaga sa legal na hindi sasamahan ng heart to heart, na puso sa puso na lang yan eh. Kung legal ang dadaanin nyo, I would say 95% talo kayo. Okay? Kaya huwag nyo nang gamitin yun, ang option na yun. Magagastusan lang sa abogado na baka yung kalaban-laban. So, daanin na lang sa una sa panalangin na yung mga taong concern, yung may dating may-ari at kaya nakabili, ay kahit papano mabigyan kayo ng tulong. Okay? Salamat po. Okay, brother. Next. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah. At ang susunod po natin na magtatanong, Brother Mike, buhat sa Binondo, Manila, Sister Epifania Reoferio. Magandang gabi po, Brother Mike, Brother and Sister, lalong-lalo na kay Yawil Shaddai. Ang itatanong ko lang po, Brother Mike, tungkol sa aking mga anak. Tungkol sa? Anak na tatlong babae. Anak mong babae? Opo, tatlo. Sobra kasi ang babait nila. Lalo-lalo na yung panganay ko. Ilang taon na sila? Ano na po, 44 na yung panganay ko. 44 na. 44 na, pinoproblema po pa? Hindi po. Mga anak ito? Brother Mike, kasi mga anak ko nga sila, mahal ko sila. Pag kinakausap ko, hindi lang nila ako pinapansin. Kaya yan ang tanong ko, kung anong gagawin ko sa tatlo kong anak na yun, lalo-lalo na yung panganay kong anak. Kahit pa paano, pagkausapin ko man, para bang dinidigma lang niya ako. Dinidigma ka na lang? Oo, hindi lang ako niya pinapansin po. Kasi ang inaanap... Nakakasama kayo sa bahay? Hindi, magkahiwa-hiwalay kami sa bahay. Yung pangatlo kong anak na babae, yun ang sa bahay ko, kasama ko.
Yung panganay ko naman, nakahiwalay siya, pero minsan pumapunta sa bahay. Pag kinakausap ko, tinatanong ko, hindi yung kahit magbanggaan kami, Brother Mike. Anong itinatanong mo naman? Itinatanong ko siya kung anong tanong ko, kung tungkol ba sa apo ko, na inaalagaan niya. Hindi yung sumasagot, Brother Mike. Ang tagal-tagal na po. Ay, ayaw na sumagot. Hindi ako sinasagot niya. Parang hindi ko kilala. Hindi niya ako kilala. Ayaw kang kausapin? Ayaw ako kausapin. Kaya sinabi na nga niya na matagal na daw ako kapatay sa anak ko na yun. Sobrang matigas ang puso. Kaya okay, yun ang sinasabi ko kung bakit, anong gagawin ko sa kanila. Tinatanong, anong gagawin ko? Nakikipagsigawan lang po yan, brother. Huwag ka nang, huwag mo na siyang kausapin. Ayaw kang kausapin. Ha? Kausapin na lang, Diyos. Ha? Dali mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, yung anak na binigay mo sa akin, ayan, ang bait. Ha? Ayaw kong kausapin. Pwede ho ba, nga mo, Lord, ikaw nang kumausap niyan. Pakipokpok mo ang ulo. Kasi, Brother Mike, ang hinahanap po nila sa akin, yung kung hindi ko daw sila napagpaaral, inakatungtunga naman sila po sa high school. Ano pa man, ano ko sa kanila, iniwan kami ng tatay niya. Tapos na silang high school at malaki na sila. Kamo sapat na yung pinalaki ko ang buto niyo, ano? Eh, gusto nila yung makakuha sila ng mataas na kurso. Eh, wala, kaya iniwan kami ng tatay nila eh. Asan ang tatay niya? Hindi ko po alam. 20 anyos na po ngayon na wala siya. Basta nawala na lang tatay na yun. Wala, hindi ko na po nakita. Pati okay naman ang tatay yan, ano? Mabait din po, Brother mabait Mike, din. Ang tatay nila. Tatay nila yung mga anak mabait mo. Na po eh. Kaya siguro yung mga anak ko, ganun din ang ginawa. Okay. Tama-tama yung ating ano, inspiration sa Sabado. Okay? Gawa ka lang isang malaking puso. Ha? Opo, Brother Mike. Yan ang puso ng Panginoon. Tapos pasok sa loob ng pusong malaki, i-drawing mo yung mga puso ng mga mababait mong anak. Kulat mo pangalam. Tapos sabi mo, Dear Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. Yun, amen. Amen? Amen, tapos, Lord. Tapos forget about him. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na may problema ka sa anak. Isa pa po, Brother Mike. Antay, pag dumadalo sa inyo, pakainin mo. No? Huwag ka na magtatanong. Isa pa po, hayaan mo siya magtanong, no? Opo. Isa pa po, Brother Mike. Yung isa kong anak din, umali, sabi nga nun sa akin, nung pumunta sa Taiwan, kahit daw niya ako hindi bigyan ng kung ano-anong kailangan ko, dahil hindi ko daw sila, nagsarili daw lang sila nag-aral, hindi ko sila natulungan. Okay lang, ano? Yun na. Kamo, sana, ano kaya, kung hindi mo ipinanganak yun? Yun nga, ang ano nila, bakit ko daw sila pinanganak, hindi ko nabigyan sila ng gusto nila. Oh, bakit ba si pinanganak? Opo. Ay, hindi naman nila gusto, ano? Bakit ka mo may makakapili ka bang maging anak? Ay, maging nanay? Wala tayong magagawa ka mo, eh, ikaw binigay sa akin ng Diyos, eh. Diba? Yun nga, Brother Mike, kaya ano kaya ang dapat mong gawin sa kanila po? Okay, walang gawin mo. Ilang taong ka na ba? 76 po sa July 12. 76. Opo. Pero isipin mo na lang, ha? Sa ganyang edad, huwag mo nang pinoproblema yung mga anak mo. Ha? Huwag ka nang maghintay ng ano pang kapalit ng pagpapalaki mo sa kanila. Amen. Ha? Sa Diyos ka na lang umasa, ipagbilin mo sa kanya, ilaan mo ang nalalabi mong taon, ha? Sa pagsamba sa Panginoon, sa pagtulong sa dapat matutulungan. Ito yung isipin natin eh. Huwag natin umisipin, sino kaya makakatulong sa akin? Isipin mo, sino kaya ang aking matutulungan? Alam mo kung bakit? Pag tayo ay may sa loob yung makatulong, tutulungan tayo ng Diyos. Amen! Amen, Lord. Amen? Amen. Sa Kanya galing ang lahat ng tulong. Amen? So, una mo na pala, kasi matter of choice. Eh. Ha? Ito maganda sa Sabado. Mayroon kong naiisip na natatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon ng unless you change and become like little children, you shall not enter the kingdom of God. Unless we change, maliban na tayo ay magbago. Now, ang tanong ay, paano tayo magbabago? Paano? Pwede bang magbago pa ang isang tao at 76? Amen. Pwede Amen. Bang baguhin natin ang ibang tao? Amen. Ah, hindi ko alam. Malalaman natin Sabado. Amen? Makikita mo, magbabago. Pag makinig ka Sabado at sundin mo ang ipapayo ng Panginoon, magbabago ang mga anak mo. Amen. Amen, Lord. Thank you. Thank Amen. You, Brother. Thank you, Pero ngayon,
Hindi ko na ipapasabaduhin, sabihin ko na sa iyo. Ha? Amen. Una sa lahat, kung gusto natin magbago ang ating paligid, tayo muna. Amen. Tayo muna. Yung ating damdamin, yung ating isipan, ang ating baguhin. We must decide to change. And allow God to change us. Now, yung una kasi dun eh, ang hinihintay mo sa kanila yung pansinin ka, bilang nanay, balik ka rin mo. Balik ka rin mo. Bago mong hangarin ikaw ang pansinin, bago mong hangarin na silang tumulong sa iyo, hangarin mong sa ganito mong katayin, makatulong ka pa rin sa kanila. Amen, Lord. Kaya sinabi ko, ang tulong ay manggagaling sa Panginoon. Makikita mo, magbabago ang lahat pag nagsimula tayo magbago. Salamat. Thank you po, Brother Mike. Maraming salamat po. At ang susunod pong magtatanong, buhat sa Carmona, Cavite, Sister Rosalina Layos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, Brother Mike. Magandang gabi po, Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Mike. Para sa kasi mo ang microphone. Brother Mike, kasi po yung pong anak ko pong pangalawa. Sumama po kasi sa tomboy. Sumama sa? Sa tomboy po. Tomboy? Opo. Hallelujah. Ilan taon na siya? 18 po. Babae? Opo. At naman sa, hindi pa sa lalaki, sumama. O ngayon, nasaan na sila? Pununtahan ko po doon sa GMA po ng araw po ng Miyerkules. Na datnang ko po sila doon sa bahay. Kaya lang po, nagkulong po sila sa kwarto. Hindi po nila ako nilabas. Katok po ako ng katok doon po sa pinto po. Sabi ko, buksan nila yung pinto. Ayaw po nilang buksan. Eh ngayon po, may dumating pong barangay. Nahingi po ako ng tulong. Sabi ko, buksan niyo yung pinto. Gusto ko makita yung anak ko po. Sabi ko. Eh sabi po ng barangay, hindi raw nila pwedeng yung pinto, trespassing raw po sila. Ginawa ko po, tumawag po ako ng pulis ng GMA. Pagdating ko po dun sa bahay, wala na po sila, nakaalis na po sila. So nabuksan na nila yung bahay? Yung pong, opo, yung pong pinto ng kwarto po. So asa na sila ngayon? Ngayon po, pununtahan ko po sa Quezon City. Pagpunta ko po doon, wala rin po sila. Eh ngayon po, Brother Mike, gusto ko po sana tulungan niyo yung anak ko na umuwi po siya sa bahay. Akong susunod po kanila. Hindi po. Hindi, pinatatawa lang kita. Masyado lang. Huwag ko talaga kayo, ano? Minsan ako pagkatuturo, tatawa ko. Sabi ko, ano ba ito? Lahat naman ang problema sa akin ang punta. Hallelujah. Pero ang bibigyan solusyon naman, di ba? Pasasusundin lang ang payo ko yan. Huwag mo silang susundan. Huwag mo silang hahanapin. Magtiwala ka sa Diyos. Opo. Amen. Na siya'y kusang uuwi. Opo. Amen. Total, 18 taon ang gulang na siya. Hindi siya maliit na bata eh. Opo. Matututong umuwi yan. Ha? Sundin yung payo ko. Sumbong sa Panginoon. Bahala ang Panginoon doon. Maniwala ka pag inumpog ang ulo noong haharap na nanay yun. Amen po. Amen. Amen. Amen po. Sige, sama mo yung Sabado. Hallelujah. Salamat yung, po. Ipasok mo sa puso yung dalawang yun. Opo. Salamat po, Brother. Na magkatuluyan na sila. Magkatuluyan magbago. Kaya opo, opo. Sama natin yung basta yung kanyang girlfriend. Opo, opo. Na magkatuluyan silang magbago. Opo. Amen. Amen. Wala yung posible sa Diyos. Maniwala kayo. Amen. Basta Amen. Sabado may himalang gagawin ng Diyos. Amen. Amen. Sa lahat na gagawa ng drawing na puso, may himalang gagawin ng Amen. Diyos. Amen. 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 Basta sige, gawin mo yan. Salamat po. Mag-drawing ng puso. Opo. O sige. Salamat ngayong gabi po. Pa, pag-uwi mo, gawa ka ng drawing. Opo, salamat po. Okay. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Oh, hallelujah. Shall I?
Panginoon. Okay, balikan natin ang munting aral. Sinabi ng Panginoon Kristo, ngunit walang nakakalam ng araw at oras ng pagsapit ng kanyang muling pagbabalik. Tanging ang malamang nakakalam noon. Ang pagdating ng anak ng tao ay may tutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Ngayon din ang mangyayari sa pagdating ng Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Sa panahong ngayon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin ngayon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ararian. Ngunit kung masama ang alipin ngayon, sasabihin niya sa sarili, matatagal ang pabago bumalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapalipin at makikipagkainan at makipaginuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng alipin yun sa araw na hindi niya inasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at sasama sa mga mapag-ipaimbabaw. Do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tatanungin ko kayo, kayo ba'y naniniwalang talagang babalik si Jesus? Alam niyo ba kung kailan siya babalik? Hindi. Wala nakakaalam. Sabi sa isang bahagi ng kasulatan, may mga magpapanggap sa mga huling panahon na sila na ang anak ng Diyos. Sila na nga si Kristo sa huling kapanahunan. Huwag daw kayong maniniwala doon. Huwag niyong pupuntahan yun sapagkat yun ay manliligaw lamang ng mga mananampalataya. Ang mahalaga tayo ay maging handa sa lahat ng panahon. Ang tanong ay, paano tayo mananatiling handa? Okay. Ayan ang alamin natin ngayon. Tayong lahat ay itinuturing na katiwala ng Diyos. Narinig yun? Katiwala, mga lingkod na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng panahon. Pinagkatiwalaan tayo ng lahat ng bagay. Pinagkatiwala sa atin yung ating buhay habang tayo ay nabubuhay. Pinagkatiwala sa inyo ang inyong mata. Pinagkatiwala sa inyo ang inyong paa. Ha? Lahat yan.
Katiwala lang tayo, hindi ari natin yan. Kaya pag nagkakasakit yung ating mata, ibalik sa Panginoon siya may-ari niyan. Nagkakasakit yung kidney nyo, balik sa Panginoon siya may-ari niyan. Amen? Dinudugo kayo, di nyo alam, di alam ng doktor, balik nyo sa Panginoon, siya nakakalam ng lahat na bahagi ng ating katawan. Amen? Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So, dadalhin natin tungkol sa katiwala yung ating paghihintay sa Panginoon. Sa panahon ng ating paghihintay bilang mga katiwala o bilang kanyang mga alipin o katulong dito sa lupa, may dalawang katiwala na tinutukoy doon sa ating tinunghayan. Isa yung mabuting katiwala at ang isa naman ay yung masamang katiwala. Yung mabuting katiwala, may paninindigan na darating ang kanyang Panginoon. Kaya sa lahat ng sandali, nag-aabang siya, naghihintay, bagamat hindi sinabi kung kailan, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin. May nakakita sa wala, ginagampanan yung kanyang tungkulin. Yaw namang masamang katiwala, sasabihin, oh, matagal ng kwento yan. Noon pa yan, 2,000 years ago, na pinangakong babalik si Jesus. Pero hindi naman bumabalik. Kaya mabuti paan niya, tayo muna ay makipag-disco. Mabuti pa niya, tayo makipag-lasingan. Pag hindi sumama yung ating kapwa katiwala, bugbugi natin. Kalad ka rin natin. Ano daw ang gagawin ng Panginoon doon sa masamang katiwala? Ha? Parurusahan. Yaw na mabuting katiwala ay gagantimpalaan. Tatanungin ko kayo. Ano ang gusto nyo? Parusahan o gantimpalaan? Sino gusto ng gantimpalaan? Siyempre ano? Lahat yan ang gusto natin. Kaya lang, aywan ko, kung talagang darating tayo sa gagantimpalaan tayo, baka labasan natin, parusahan tayo. Ano? Ano gusto nyo talaga? Gantimpalaan o parusahan? Okay. Yan lamang mabuting katiwala ha, at katulong ang gagantimpalaan. Ngayon, babahay ko sa inyo ang palatandaan ng mga mapagkakatiwalaan, palatandaan ng mga maaring umasa ng gantimpala. Amen ba? May makatangian sa Biblia, tinutukoy, yaong mabuting katiwala. The good servant. Okay. There are certain character traits or character qualities that a good servant possess. First, a good servant is diligent. Diligent. Ano ba yung diligent sa Tagalog? Masinop. Masipag. Ha? Pag sumigaw, malakas. Pag tumalakak, malakas. Amen? Pag ang pagpupuri ay talagang pagsayaw, buong katawan, sumasayaw. Amen? Diligent. In other words, yung bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, hindi niya pinatutulog. Ha? Talagang to the head, ginagamit niya ayon sa kaloob sa kanya ng Diyos. According to Matthew 24, verses 14 to 21, the Bible says, Jesus said, again, it will be like the kingdom of God will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one, he gave 5 talents, to the other 2, and the other one is 1, each according to his ability, ayon sa kanyang kakayahan. Then, he went on the one who received 10 talents went on his journey and went and used that money. Yung binigyan ng 10, binigyan ng 5, agad-agad ay pag-alis ng Panginoon niya, ipinangalakal o ginamit niya upang iyon ay lumago. Hindi niya pinatulog. Yung isa naman, na binigyan ng isa na nga lang, ha, sa katamaran niya, itinago. Saan daw tinago? Sa lupa pa. Hinukay pa sa lupa. Pagbalik ng Panginoon, lahat tayo magsusulit. Tatanungin ka ng Panginoon, ikaw ginawa ko accountant, no? Para isaayos mo ang accounting ng bansa, no? Ay bakit ngayon nagkaganyan ang bansa? Kasi dinaya mo yung accounting mo. Diba? Ikaw binigyan kita ng negosyo. Ha? Bakit ikaw lang yumaman, yung iba hindi?
kasi maklinti mo, dinadaya mo. Diba? Ikaw binigtan ganitong trabaho para magiging kasangkapan ka ng kabutihan sa paligid mo. Pero anong ginamit mo? Ikaw, tinuruan kita na kumanta, umawit para sa akin, saka umawit sa bar. Kaya hanapan tayo ng Panginoon pagdating doon. Saan natin ginamit yung ating talino na binigay sa atin ng Panginoon. Iyan ay binigay sa atin upang iyan ay ating gamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ng bagay. Yung pera, yung ganda natin, yung lakas natin, yung talino natin. Una sa lahat yan ay binigay sa atin para maluwalhati ang Diyos. Kaya doon natin gagamitin yan. Huwag natin patutulogin. Now, we must be diligent. In many ways, kaya marami ngayon naghihirap, marami ngayon nagugutom, dahil meron silang lakas, meron silang talino na binigay sa kanila, ayaw nilang gamitin. Mas gusto pa nilang pumarada dun sa... Kayo talaga eh. Parang sinasabi. Gusto pa makipagsapalaran kung saan-saan. Amen? Hindi maganda yon. Hindi maganda yon. Kaya abutan natin noon ay hindi maganda nga. So una, palatandaan na magandang katiwala ng Panginoon ay He's diligent. Yung hanap buhay na malinis, kahit yan ay bulay, yung lahat na malinis sa trabaho, hindi kinahihiya yan. Ako na ako'y wala pa akong hanap buhay. Ako po ay nagkargador sa gravel instant truck. Ako'y nag-aaral dito. Unang trabaho ko'y gravel instant. 2 pieces ang araw noon. Ang bigat yan, no? Oo, yung papalahin namin yung graba doon sa Ilog Pampanga tapos dadalhin sa Maynila. Mainit pa. Yun. Pero pinasukan ko yan para lang kumita ko kasi nahirap yung aking mamagulang. Ang allowance ko noon, 10 piso lang isang buwan. Mula sa Bicol, minamani order pa yun. Buwan-buwan dumating. Bago ko makuha yun, pupunta pa ako sa post office dyan sa Loton. Ay, doon ako nakatera sa Quiapo. Doon sa may kambal na simbahan dyan sa Quiapo, Sampaloc. Nilalakad ko lang yan. Mula dyan, na-hold up pa nga ako eh. Oo, isang hapon, papunta ako sa post office, madala ko sulat, gumarap yung aking allowance ko. Lagpas na isang buwan. Doon sa may Carbon Co restaurant, hinaraan ko ng may tato. Kalalabas lang daw sa Muntindo pa noon. Tapos sabi sa akin, Mama, pwede ba magtanong? Ako, ano yun? Ano mabutihan niya? Mang-hold up o manghingi? Ay, sabi ko, masama mang-hold up, manghingi ka na lang. Upahingian niya. Hiningian ako. Ay, sabi ko, pasinsa ka na, wala akong pera. Naglalakad nga ako eh. Sabi niya sa akin, tanong kita ulit. Pagalit na. Anong gusto mo? Hold upin ka o hingian ka? Sabi ko, masama ka ako mang-hold up, makukulong ka niyan. Sabi ka, lalabas ko lang sa kulungan. Sa Muntindo pa, upahingi na. Kahit 20 lang niya, pambergen kok. Pambili ng beer sa kajin, sa kok, paghahalo-haloin niya yun. Oh, yun yung iniinom noon. Nakainom nga ako niyan. Malakas ni pa yun. Eh, ngayon, talagang sinasama ako na. Sabi ko sa kanya, kapkapan mo ako, pag may makuha ka, sa'yo na lahat. Eh, kung papatayin mo ko, saksasin mo ko, makukulong ka lang, wala ka na makukuha sa akin. Ako tanda mo ito, pag dumating yung allowance ko, abangan mo ko ito, bibigyan kahati tayo. Magkano naman yung allowance mong darating? Kako, 10. Ay, talaga naman 10 lang at the time yung allowance ko lang, 10 buwan eh. Hallelujah. Sabi niya sa akin, tinina ko mo lang ulang talampakan. Sabi niya sa akin, sige na nga, lakad ka na, wala akong mapapala sa'yo. After 1 week, dumating allowance, hinanap ko yun. Pagbalik, wala na dun. Sabi ko dun sa mga waiter na nanonood sa amin ako yung kinakausap. Sabi yung mama ditong kausap ko, nasaan na? Sabi, pagtalikod mo, hinuli ng pulis. Kaya mo ha, ganun eh. So hindi ko kinahiya yun na ganun ang aking trabaho. Pagkatapos, gumanggaan yung trabaho ko, pumasok ng ahente. Ahente ng shell craft. Yung mga gawa ba ng shell, galing sa shell, yung kwintas, hitaw ng babae, gawa ng shell. Allowance ko, piso isang araw. Bili ako ng 90 days. Kaya lang makapagbinta ko 90 days. Kasi tatanggalin ako. Sabi ko, pagkakuha ko ng paninda, natutulog ako eh. Total, may piso naman ako maghapon. Ganun eh. After 90 days, tanggal ako. Wala akong nabintay. Discharge ako agad. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Hallelujah.
Ayan. Kailangan maging diligent tayo para ito natatanggal. Pag binigyan tayo ng trabaho, trabaho. Eh ba dyan, binigyan na ng trabaho, papatay-patay. No? Pag tinanggal, magre-reklamo. Amen ba? So, a good servant na hinahanap niyo, one, first is diligent. Maraming paraan na gagawa yun. Amen ba? Kaya naunahan niyo yung iba. Ikaw, nakakuha na ng trabaho, iba hindi pa. Kasi wala silang paraan eh. Kaya mo detail sa rin, magaling siya pumaraan, puputang amorsulo. Sa amorsulong papapreobor. Amen ba? Second is, a good servant is faithful. Mapagkakatiwalaan. Tapat. Itong palatandaan ng mga gagantin palaan ng Diyos, ng malingkod. Una, diligent. No? Hindi sasabihin, hindi ko kaya yan. A person is diligent, walang sinasabi, hindi ko kaya. Masa nung trabaho na dumarating sa kanya, kaya niya. Narinig yun? Kaya niya. Sasabihin, binigyan ka ng trabaho, trabaho ng engineer. Sasabihin, hindi ko engineer eh. Ayun, nagbibigay trabaho. Hindi, basta gawin mo yan. Huwag mong tanggihan. Kunyari, engineer ka ng araw na yun. Amen? Yan ang diligent. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos. Wala siyang ibibigay na hindi ka sasamahan ng Panginoon. So, opportunities, knocks but one. Sometimes kasi ang ating tingin nandun sa malayo, nandito lang pala yung oportunidad. Amen? Second is, a good servant is faithful. 1 Corinthians chapter 4 verse 2 says, now it is required that those who have been given a trust must prove himself faithful. Lahat na ipagkatiwala sa atin, kailangan niyan ay gampan na natin ng may pagka in other words, honest. Ha? Tapat ng buong katapatan. Tapat sa lahat ng panaw, tapat tayo sa oras, tapat tayo sa bagay. Yung makagawa natin, gagawin natin. Iba naman dyan eh, magtatrabaho ng 2 oras, okay na sa maghapon yun. Hindi na gugusto ng Panginoon yun. Pag sinabing alas 8 ang trabaho, alas 8 nag-umpisa na. Amen? Pag sinabing alas 5 ang off, alas 6 nag-off. May extra pang isang oras. Diba? Pagdating ng panahon, makikita mo, gantimpalaan ka ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, pangatlo, palatandaan ng mabuting katiwala na makakaasang gagantimpalaan siya is a good servant is honest. First, he's diligent. Second, he's faithful. Third, he must be honest. Kailangan kahit sa maliit na bagay mapagkakatiwalaan. Titus chapter 2 verses 9 to 15 says, teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, and not steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness in worldly passions, and to live self-controlled, upright in godly lives in this present age. Maasahan, ha? Mapagkakatiwalaan na hindi magnanakaw. Amen? Hindi doon sasama sa mga nagsusulsol ng maling pamamaraan. Amen? In everything, let us be honest. So, a good servant is honest. Let us be honest in everything. Let's be honest to ourselves. Let us be honest to other people. Amen? So, be diligent, be faithful, be honest. Fourth, a good servant is obedient. Yan. Masunurin sa salita ng Diyos. Masunurin sa magulang. Masunurin sa mga nakatataas sa kanila sa tungkulin. Ephesians chapter 6, verses 5 to 8 says, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he's a slave
for free. Masunurin tayo sa salita ng Diyos. Ha? Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon, parin ay ating sundin. May mga tinuturuan, sa halip na sundin, kinukontra pa, nilalabanan pa nila. Paano namang gagantimpalaan yan? Amen ba? Nasusundan nyo? Pangilan ng character trait yun? Pang-apat. Fifth, a good servant is respectful. Magagalangin. Ang tawag ba yun? Tama ba yun? Magalang. Magalang. Hindi nang bubulyaw. Amen? Hindi naninigaw. Hindi padabog. Ha? Kung sumunod. Kundi graceful. Ha? Kaya we have to respect each other. You know, one of the signs of a person in love is he is respectful. Ha? Magalang siya. Magalang. Yan ngayon, nakita yung mga sinusumbong sa atin at mga kapatid. Yan mo yung sumbong ng isang kapatid natin, mga anak niya, pinalaki niya. No? Nung malaki na, ayaw nang kausapin nanay nila. Yun ay kawalang galang. Kahit yung nanay niyo, kinabayaan kayo nung maliit pa kayo. Ha? Hindi man niya kasikilala ang Diyos. Sabi madalas sinasabi ko, tadtarin man tayo ng pinong-pino ng nanay natin, di pa natin magagantihan sa paghihirap ng pagdala niya ng siyam na buwan sa kanyang tiyan para tayo lang magkaroon ng buhay. Amen? Ayan. Tapos na yun eh, isinilang ka na nga, binigyan ka na ng buhay, sisisihin mo pang nanay mo, bakit ka isinilang? Parang Diyos na rin ang sinisi mo noon. Amen ba? Ayan. Kailangan tayo ay maging magalang. Gusto mo igalang, igalang mo rin ang iba. Amen? When you serve with respect. 1 Timothy chapter 6 verses 1 to 2 says, all who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect, so that God's name in our teaching may not be slandered. Those who have believing masters are not to show less respect for them because they are brothers. Instead, they are to serve them even better, because those who benefit from their service are believers in their to them. These are the things you are to teach in order them. Ngayon kasi, to the pasa tayo pagkakilala natin, ka-sister, ka-brother, dapat nga daw, mas doble pa natin silang irespeto kaysa iba, sapagkat hindi na sila basta ordinaryong tao, kasama nila ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Huwag natin pinipilo yung ating iginagalang, lahat igalang natin, ha? Ang ating kapwa. Sapagkat lahat na ginagawa natin sa ating kapwa, kahit pangit yun sa tingin natin, yun ay mahal ng Diyos. Ang ginagawa natin sa kanila, parang sa Panginoon na lang nating ginagawa. Sabi niyo, respect. Now, okay. Ito, hindi natin napapansin ito, but this is a very disrespectful habit ng tao. Pag may nagsasalita, hindi ka dapat nagsasalita. Pinakikinggan mo dapat yung nagsasalita. Nasundan niyo ba yun? Kasi kawalang galang yun, may nagsasalita sa harapan mo, ikaw naman ay nakikipagsatsatan sa katabi mo. Diba? Kawalang galang yun. Isa yan sa hindi natin napapansin. Pero, kitang-kita ng Panginoon yun. Amen? Kitang-kita ng Panginoon. Tinan mo yung mga bumabati ko sa atin dito nung una. Isa-isa lang tumatayo dyan. Natutuwa ko dun eh. At least they are confessing. Ha? Kasi hindi naman nila alam. Yung mga gumagawa noon na hindi nila alam pa, innocent, hindi masyado ang parusa dun eh. Pero yung nakaalam na kilala ng Diyos, sinagawa pa yon sa kanyang kapwa mananampalataya, mas mabigat ang parusa ng Panginoon doon. Amen ba? So, yan ang mga bagay na hindi natin nakikita, nakamalian natin, nakala natin tama lang yun. Good servant must be respectful. Natandaan nyo tayong lahat na tinawag at niligtas ng Panginoon ay tinuturing na katiwala ng Diyos. We are servants of the Most High. Baka akala nyo ako lang ang lingkod ng Panginoon o yung gospel choir o yung mga banda o dati mga disciples. Hindi. All of us, lahat tayong binyagan ay katiwala ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Then, sixth, a good servant is persevering.
persevering, perseverance, coming from the word perseverance. Ano bang, how do I, anong example sa magandang perseverance? Ha? Ano sa Tagalog yung perseverance? Ha? Mapilit. Yan. My extra effort. Amen, diba? In other words, yung kung dati ang nagagawa mo ay 5 piraso sa loob ng 8 oras, ngayon, sinisikap mo makagawa ka ng 6 hanggang 7 piraso. Nasundan niyo ba? Kaya, umaasinso sa buhay. Kaya dalawang bagay lang yan eh. Sana may isang umaasinso, mayroon hindi. Bakit? Makikita mo yung umaasinso ay may extra effort yun. Hindi lang umaabot ng 5 yung trabaho niya, inaabot ng 6. Inaabot ng 7. Yung hindi nagagawa ng iba, ginagawa pa niya. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. 2 Thessalonians chapter 3 verses 12 to 13 says, such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the bread they eat. And as for your brothers, never tire of doing what is right. Hindi nagsasawa. Hindi nagsasawa sa paggawa ng matuwid. Hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti. Hindi nagsasawa sa pananalangin. Hindi nagsasawa sa pagpupuri sa Diyos. Hindi nagsasawa sa pagdala sa mga pagtitipon ng mga hinirang ng Diyos. Amen? Hindi nanghinayang sa gastos. Kahit pa humingi ang mga anak, ha? Isasama na, pakakainin lang, basta makarating lang sa paggawain. Ay, tinamaama dyan. Wala naman akong magagawa kundi payagan kayo na gusto niyo isang buwan lang dumalo. Alam-alam, piniting ko kayo, no? Pero nasa sa inyo yan. Diba? Ang Panginoon ang mag-grade sa atin. Siya ang nakakalam ng lahat ng bagay. Amen? May kasabihan na, the greater the sacrifice, the greater the blessing. Okay? Mas matindi ang ating sakripisyo, mas subli naman ang regalo sa atin ng Panginoon. Amen ba? Ilan na yun? 6. Finally, the 7th is, a good servant is willing. Willing. Ibig sabihin, gumagawa yun hindi pinipilit. Kusang loob. Nagiging masigasig siya, kusang loob. He does extra effort, kusang loob. Gumagalang siya, kusang loob. Nagiging honest siya, kusang loob. Nagiging faithful siya, kusang loob. Nang gagaling sa puso niya ang kanyang paglilingkod. Amen? Kusang loob. Kasi kung maglilingkod tayo sa pilitan, walang gantimpala yun. Alam ng Panginoon yun. Lahat, kusang loob. Pagpalakpak, kusang loob. Amen? Pagsigaw, kusang loob. Pagtalong, kusang loob. Si sister din na makatalon eh. May tali na kanyang paa. Hayaan mo, sister. Pagdating ng 3 buwan, ha, 3 buwan, muli ka na nagsasayaw dyan. Amen? Sasayaw ka na dyan. Ito kasi yan eh. Bago ka na punta dyan sa welfare, nakikita kita madalas dyan eh. Sa harapan eh. Diba? Saka, no? Tapos sabi ko, ano, sige, matili tayo na katayo. Mamaya-maya na kumulong siya. Okay, pinaupo ko tuloy ng Panginoon tuloy. Purihin na siya, Panginoon. Purihin na, Diyos. Pero ayan mo, magagaling yan sa loob ng 3 buwan. Amen? Yan. Babalik yan sa dating sigla. Amen. Nakikita ka dyan, nagsasasa ka na talaga. Purihin na, Panginoon. Purihin na, Diyos. Okay. Ano naman ang gantimpala ng mga good servant? Ito, sabi sa Matthew 24 verses 45-47, who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time?
it will be good for the servant whose master finds him doing so, and he will be rewarded. Siya po ay gagantimpalaan ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Marami sa Bibliyang mga examples of good servants. One of them is Daniel. Si Daniel, naglingkod sa kaharian ni Haring Darius na parang naglilingkod sa Panginoon. Kinainggitan siya ng kanyang makasamaan sa kabinete. Oo. Kinainggitan sa kabinete. So ngayon, pinahanapan siya ng kamalian para isumbong doon sa hari. Para sa yung hari, para sa siraan. Wala silang makita sapagkat hindi corrupt si Daniel. Nikusing hindi nang kukupit si Daniel. Siya lang ang tao doon sa kabinete ni Haring Darius na hindi nangungupit, hindi nagkukurap. No? Naglalakad lang pa uwi, wala siyang kotse. Kasi nung mga panahon, wala pa namang kotse noon. Nung panahon ni Daniel. Amen ba? So ngayon, sabi nung mga inggitiro, sabi niya, kaya mapupuna lang natin, mabibigyan lang natin ng kamalian si Daniel pagtungkol sa kanyang pananampalataya. Pagtungkol sa kanyang El Shaddai. So sinusulan niya Haring Darius, sabi na, mahal na rin, sabi niya, without telling the king na ang target nila si Daniel, sapagkat si Daniel mahal nung hari, sapagkat tapat eh. Tapat si Daniel, maasahan na katiwala eh. Sabi niya, mahal na hari, sabi niya, magpalabas ka ng isang dekreto sa loob 30 araw, walang taong dadasal at luluhod maliban sa harapan mo. Wala silang sasambahin na Diyos. Hindi sila maaring manarangin sa loob ng 30 araw. Yung hari naman, ha, nasulsulan, ay doon sa palasyo, pumasang dekreto, sinusunod niyang payo, yung mga payo na makurap. Ayan. Halip na sundin yung payo ni Daniel na matino, yung payo na makurap ang sinusunod. Noong pa yan, ang panahon na yun, hanggang ngayon, nangyayari, ano? Kaya nagkakagulo ang bansa. So, gawa ng dekreto ang hari. Walang sasamba sa kanilang El Shaddai. Walang magpe-prayer meeting. Walang luluhod sa harap ng ribolto, maliban sa ribolto ng hari. Ang mahuhuli, ihuhulog sa kulungan ng leon, pakakain sa mabangis na leon. So, pinirma ang dekreto, patapos pinalabas. Nalaman ni Daniel ngayon. Sa halip na magreklamo doon sa hari, umakyat doon sa bahay niya uli, binuksan pang bintana, harap Jerusalem, alas 6 ng umaga, nagsasalmo. Sasal siya. Sumbong siya sa kiyawe El Shaddai niya. Tanghali. Hapon. Tatlong ulit pa maghapon. Binantayan yun. Nung mga tinip pa nga eh. Tinip pa nung makalaban ni Daniel. Tinip. Patapos yun na ng picture si Daniel habang nakaluhod na nanalangin. 430 days. Ginagawa niya yun. Tapos, sumbong mga kalaban ni Daniel. Mahal na hari, mayroon kang membro sa kabinete na hindi ka sinusunod yung dekreto mo. Sino? Sabi niya, si Daniel. Nabagabag yung hari. Sapagkat mahal niya si Daniel, yun lang bang naasahan niyang matino sa kanyang kabinete. Yung pantinarget ng kanyang dekreto, hindi niya alam. So ngayon, nag-isip ang hari kung paano niya maililigtas si Daniel. Hindi muna siya nag-desisyon ng ihulog sa kulungan. Bak, kinabukasan, binalik na naman. Ayun. yung ibang kabinete niya na sama-sama. Ang sama-sama para alisin si Daniel. Sabi ng mahal na hari, sa kaharian may kabatas na hindi mo pwedeng baguhin ang iyong dekrito. Kailangan parusahan yung nagkasala. So pinatawag niya si Daniel. Sabi niya, Daniel, halika nga. Totoo bang sumbong ng mga ito? Na ikaw ay nagdarasal tatlong ulit pa sa maghapon. Sabi na niya, opo, mahal na hari. Bakit hindi sunod ang aking dekreto? Sabi ni Daniel, kasi po, ang susundin ko po ay ang Diyos. Yeah. Ang aking Diyos. Hindi ka ba niya natatakot na ipakain kita sa leon? Ah, hindi po, sabi niya. Sapagkat ko ililigtas ng aking Diyos. Kung hindi mo kililigtas ng aking Diyos, okay pa rin. Ha? Siya pa rin ang aking sasambahin. Magsasalmo pa rin ako. Kumikaanim ng umaga, tanghali sa ika-6 ng hapon. Diba? So nakikita yun ng mga kasamahan niya.
Ngayon ginagawa pa natin yan. Kayo ba'y nagdadasal ng umaga? Nagdadasal sa tanghali? Kahit kayo nasa opisina? Nagdadasal sa hapon? Huwag niyo ikahiya yan. Sapagkat pag tayo ginawa natin, nagtapat din ang ating Diyos. Amen? So hinulog si Daniel. Hinulog pa rin si Daniel sa kulong ng maliyon. Pagkatapos nun, tinakpan pa ng bato yung kulungan. Di makatulog yung hari magdamag. Awang-awa sa si Daniel. Nagdasal din siguro yung hari. Sana iligtas si Daniel ng kanyang Diyos. Madaling araw pa, binalikan ng hari. Madaling araw, binuksan yung kulungan ng maliyon. Pagkatapos sumigaw yung hari, sabi niya, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos. Buhay ka pa ba? Biglang sumigaw si Daniel. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Long live the King. Weka niya. Sabi ni Daniel, mabuhay ka, mahal na hari. Abutin ka sana ng 2,000. Purihin naman. Sabi niya, oh, paano niya hindi kakain ng mga leon? Sabi niya, nagpadala ng anghel, yung aking Diyos, nagpadala ng anghel kagabi, at hinawakan yung mga nguso ng mga leon. Pinatulog silang lahat. Kaya ako niya, natulog si bawaw ng mga leon. Baka si Anya, wala naman sa aking nakita ang Diyos na mali kong ginawa. Ako'y naging tapat sa kanya, at ako rin ay naging tapat sa iyong paglilingkod. Amen? So, inalabas si Daniel sa kulungan. Sabi ng mahal na hari, sige, ilabas ito. Daniel na mayroon Diyos. Yung mga kaaway mo, Daniel, tinawag niya. Kayo ang ihulog ko dun sa kulungan. Alam mo, hindi pa nahuhulog yung mga, na sila pa nakakarating yung mga paan ng mga kaaway ni Daniel dun sa ibaba ng kulungan. Nilalapan na ng mga leyon. Kinain sila lahat. Kasi wala silang Diyos. Si Daniel may Diyos. At ang Diyos ni Daniel ay siyang ating Diyos ngayon. Amen? Kapag tayo ay manatiling tapat sa Kanya, maglingkod tayo, maging mabuting lingkod, at umaasahan nyo ang ating Diyos. Amen ba? Gagantimpalaan tayo ng ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Now, what about the bad servant? Narinig natin yung character trait ng mabuting katiwala. Yung masama, ano kayang kanilang ano, character trait? One, a bad servant is idle most of the time. Ang hindi mabuting katiwala, tamad. Tamad. Kahit mayroon ang binibigay, ayaw pang tanggapin. Amen? Ayaw kumilos. Umaasa na lang din sa makasamahan na si pakakainin. Luke chapter 19 verse 26 says, then another servant came and said, sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you do not sow. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked and lazy servant. Yan. Ikaw niya, tamad. Ha? Sa salita mo, mahuhuli ka sa katamaran mo. Kaya ikaw ay aking parurusahan. Yung kaunti na binigay ko sa iyo, babawiin ko. At yung mayroon ka pa, kukunin ko pa sila. Ito ibibigay ko doon sa mayroon. Diba? So huwag tayong tatamad-tamad. Second, a bad servant is dishonest. Yan. Madaya. Hindi magkakatiwalaan. Whoever can be trusted with very little can be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Paano ka naman bibigyan ng sarili mong yaman? Hindi ka makapagkatiwalaan ng yaman ng iba. Kinukupit mo. Ha? Nandaraya ka. So, be faithful. Be honest. And God will reward you for it. Amen? Maging honest tayo sa lahat ng bagay. Third, a bad servant is disloyal. Opposite ito ng good servant. Disloyal. Luke 16 verse 13 says, no servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve
both God and money. Hindi natin mapaglilingkuran parehas ang pera at ang Diyos. Amen? Tatandaan doon yun yung word na paglilingkod. We cannot serve two masters. Money is not bad for as long as you don't use money as your master. How does money become a master of man? When money, kung yung subatira na ang sinusunod ng tao. Amen? Magkapera lang lahat na paraan gagawin niya. Lahat na paglabag sa salita ng Diyos gagawin niya. Magkapera lang. Iyon ang nagiging alipin ng pera. Amen? Magkapera lang kahit araw ng Linggo nagtatrabaho. Araw ng pangingilin, ipinagtatrabaho, magkapera lang. Tawag ng pera. So pagtawag ng pera, nandoon siya, pipila siya doon hanggang sa nagkaka-stampid na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Fourth, a bad servant is quarrelsome. Yan. Mahilig makiaway. Mahilig gumawa ng away. Yan ang bad servant. Matthew 24 verses 42-49 says, but suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time, and he then began to beat his fellow servants and treat him drunk with drunkards. Yan, mahilig makipagtalo. Mahilig makipag-away. Yan ang masamang katiwala. Kaunting diferensya, pinag-aawayan. Yung mabuting katiwala, kahit yung balabal, kunin na, sabi sa Biblia, pati pantalon ibibigay pa. Amen? Yung masamang katiwala, nako, maniwala ka, mahiraman mo lang ng piso yan. Ha? Pag binayaran sila uli, aawayin ka na. Mahilig mag-away. Yan ang palatandaan ng masamang katiwala. Kung mayroon tayo niyan, tandaan nyo yan, may panahon pa para tayo magbago at maging mabuting katiwala. Fifth, a bad servant is discontented in complaining. Yan. Masamang katiwala, reklamo ng reklamo yan. Ha? Hindi siya nasisiyahan. Luke chapter 3 verses 12 to 14 says, tax collectors all came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with what you have. Masyahan na tayo kung anong ating kinatanggap. Masyahan na tayo kung ano ang dumarating. Ipagpasalamat na natin sa Diyos ang lahat na dumarating sa atin. And finally, a bad servant is hard to teach. Ang masamang katiwala, mahirap turuan. At ayaw paturo. Ha? He or she will insist on what she wants. Ipagpipilitan yung kanyang nalalaman, yung kanyang gusto. Subalit ang mabuting katiwala, marunong makinig, bukas na turuan. Open to correction, open to teach, to be taught, para maturuan siya. Iyan ang palatandaan ng magandang katiwala. Yung masamang katiwala, hindi nakikinig. Amen? Kaya walang pagbabago. Proverbs chapter 29 verse 19 says, a servant cannot be corrected, a bad servant cannot be corrected by mere words. Though he understands, he will not respond. Alam mo yung salbahing katiwala, kahit naunawaan na niya yan, ha, ididigma ka lang. Hindi ka papansinin. Diba? Walang pagbabago. Kahit na sigawan mo na sigawan niyan dyan, ha, alam naman niyan dapat gawin niya, hindi pa rin niya gagawin. Amen? Alam na niyan na dapat umeme na siya, hindi pa umeme. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Ba't kayo nakaupo pa? Tayo na tayo. Tapos na tayo. Ngayon, tatalungin ko kayo uli.
Gusto niyong gantimpalaan o parusahan? Sino ang gusto niyong gantimpalaan? Okay. Now find your partner. Find your partner. Unang sigaw, nakinig ka ba? 1+1. Nakinig ka ba? Nakaslakasan niyo, hindi ko naririnig eh. Okay. 1+1. Nakinig ka ba? Pangalang sigaw, anong sisigaw mo? Ano ang narinig mo? 1+1. Nakinig ka ba? 3+3. Kung tinatanong mo, huwag mo akong tingnan. Yung katapat mong tingnan mo, siyang tanongin mo, ako tinatanong mo. Kung sino tinatanong mo, yung tingnan mo. Amen ba? Okay, 1+1. 3+3. Oh, sige nga, anong narinig mo? Mabuting katiwala. Ha? Mabuting katiwala ba lang narinig niyan? Mabuti at masamang katiwala. Okay. Yan ang huling isisigaw niya. Mabuti at masamang katiwala yung narinig mo. Tapos may tatanong ko niyo sa bandang huli, yan ang sasagutin niyo sa akin. 1+1. 3+3. 7+7. 7. Okay, harap kayo sa akin, taas ang kamay. So ang narinig nyo ay mabuti at masamang katiwala. Ngayon, tatanungin ko kayo. Saan kayo sa dalawa? Saan kayo sa dalawa? Tandaan niyo yung palatandaan ng mabuting katiwala. Ha? Pag nasunod niyo yung 7 palatandaan ng mabuting katiwala, Sabado pa lang may gantimpala na kayo. Amen? Okay, taas natin lahat ating prayer request, daladalahan, everything that you have, at tayo ay sama-samang magpasalamat sa Diyos. Thank you.
Purihin ang Panginoon. Okay. Yakapin niyo mga hawak kamay at tayo sama-samang manalangin at magpasalamat. Sabi natin, Panginoong Jesus, salamat po sa mabuting balita na patuloy ninyong sa amin ay inihatid. Ngayon, alam ko na kung ano ang inyong ibig maging ako. Ibig ninyong ako'y maging mabuting katiwala. Lobin mo nawa ng aking mga pagkukulang noong mga nakaraan ay inyong limutin at ako'y bigyan ng bagong pagkakataon na maging mabuting katiwala. Lukuban ako ng inyong kapangyarihan. Sumaakin ang patnubay at pagtuturo, pag-iingat ng inyong banal na Espiritu. Sapagkat kung wala siya, hindi ako magiging mabuting katiwala. Lobin mo nawa na ako'y ibilang ninyo sa inyong mabubuting katiwala. Nang sa gayon, anumang sandali, anumang araw, anumang buwan, anumang taon, ang ikaw ay bumalik. Ako po'y inyong aabutang naglilingkod ng tapat. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. 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 Okay, baba ang inyong mga kamay. Baba ang mga hawak kamay. Matapos, harap dito sa itaas akin. Yan, bukas palad. Kamay niyo. Tatanungin kayo, sasagot niyo tatlong palakpak. Unang tanong. Kayo ba'y nakilig? Naunawaan niyo ba ang inyong narinig? Very good. Hallelujah. Kayo ba'y mapagkakatiwalaan na? Kung ganon, umuwi kayong taglay ang biyaya ng Panginoon. Amen? Okay. Itatapong ko sa inyo ang gantimpala. Ngayon, pagagantimpala na kayo, ha? Okay. Ito ang isisigaw nyo ngayon pagtapong ko sa inyo. Dala ko ngayon bagong puso. Ibig sabihin, puso mapagkakatiwalaan, ha? Dala ko ngayon bagong puso! Mayo kayo mabubuting katiwala.